hanggang saan po ang kaya nating abutin para maipaglaban po yung kumbaga yung hinihinging katarungan para sa aming mag-ina yung sa nangyari, lalo na sa anak ko. Eh kung hanggang po saan ang kaya nating abutin, edi hanggang doon po ang ating ano, ang ating panawagan. Ma'am, hindi po kayo pinayagan na sumama doon sa libing bukas? Hindi po, dahil for security reason daw po. Pero may paabot daw po sa isang pahayagan sa ano na di umano ay sa, nagpahayag si Coloma na hindi daw naman po tumututol ang Malacañang. Kaya lang, kailan lang po ba sinabi yun? Samantalang kahapon sa court order, ay ang nasasaad doon, 2 to 5 ng hapon ngayon lang ang ano pinagbigyan sa akin. Tapos ngayon sasabihin nila, payag sila sa libing na sumama ako. Kailan ba ang libing? Alas 10 bukas. Kaya nga po, hindi kayo pinayagan. Kaya po, hindi nga po. Tsaka clarification din, no? Kahapon po ay tumutol sila sa korte, tumutol sila ang prosecutors po ng ano ng National Prosecution Service, yung prosecutors ay tumutol na sumama si Andrea sa libing, kaya mutin academic already, tumutol sila ngayon, nagpapapogi na lang sila, minabawi nila siguro, pinapahupa yung galit ng sambayanan, pero sa ngayon ang gusto na lang siguro ni Andrea ay makapagpahinga ang kanyang anak. Ma'am, kulang na kulang po ba ang 3 oras na ito? Napakakulang po, dahil kailan lang ba siya pinanganak? Noong 17. Ngayon, ilang araw ko pa lang siya kung sana makakasama. Kaya lang talagang tinipid na 3 oras lamang. Tapos late pa kaming nakarating dito dahil sa kung ano-anong dahilan ng BGMP o saan-saan pa kami dinaan bago makarating dito. Kaya yung 3 oras sana na yun, kulang yun. Kaya lang lalo pang nagkulang dahil nabawasan pa yun. Na dapat sana, kung tutusin, kaya ko nang tanggapin, hindi ako makasama sa libing. Pero yun man lang sanang burol. Nasa kahuli-huli ang pagkakataon. Makasama ko yung anak ko. Hindi pa ako pinagbigyan. Napakawalang puso nila. Hindi ba sila magulang? Hindi namin kasalanan mag-ina, maging kamukha ng isang karojer. Pero dahil doon, una, pinagbintangan ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Pangalawa, kamukha din ng tatay ko ang anak ko, kaya ba na idinamay nila? Ma'am, kamusta po yung trato sa atin nung nasulog tayo ng selta? Siyempre po, hindi naman po magpapakita talaga yun ng hindi maganda. Kaya po yung kalagayan mismo sa loob, yun yung hindi favorable sa katulad ko nagbubuntis. Dahil yung sitwasyon doon, talagang nabanggit naman po sa mga unang pahayag na hindi talaga magandang ang kalagayan sa loob ng selda, lalo pa sa isang buntis. Kung yun nga pong hindi buntis ay nagre-reklamo sa kalagayan sa loob ng selda, lalo na po yung buntis, lalo pat maselan akong sa nagbubuntis ng panahon na yun. Ito. Kasi may nagsasabi po ma'am na dahil daw po 7 buwan daw po kayong nagtago, kaya daw po nangyari yan, hindi kayo nakakapag-check up. Pero nakanino po sa tingin niyo kababayan? Siyempre, kung sino po yung nakaposisyon ngayon, mas doon ko po binibigay ang sisi. Dahil sa 7 buwan na yon, yung 3 buwan na natitira para sa mas maganda sanang magiging kalagayan ng anak ko, dahil yun naman yung pinaka-sensitibong panahon para sa anak ko. Yung 7 na buwan. Yun sana yung panahon na magpapa-check up para sa ilang pang pangangailangan, pero hindi nila ako pinagbigyan na makapag-prenatal man lamang. Tapos sasabihin ako ang may kasalanan o yung pagtatago. Hindi naman ako nagtatago, at bakit ako nagtatago? May nagtatago bang nasa Maynila nila ako nahuli? Kaluokan, hindi ko nga kabisado yung lugar. May pagtutol ba ako nung huli? Hindi na naman ako tumutol dahil wala naman ako kasalanan sa kanila. May bumibisitang doktor, yung resident, yung doktor sa BGMP. Kaya lang, hindi naman masasabi po ba nating check up na yung simpleng kumusta ka na,
Anong pakaramdam mo ngayon? Sumasakit ba ang tiyan mo? Check up na po ba yun? So wala pong pagsasuri? Wala po. Wala naman po kasing gamit ang BGMP para tugunan yung ganong pangangailangan ng katulad kong buntis. So, siyempre, wala namang budget. Ganun ako, kung ano man yung dahilan nila. Ma'am, sabi din po, may choice nito po yung pagtulog sa sakit. Dahil no choice na po talaga. Wala naman po, dahil napakaliit po ng selda, ano pa po ba namang pagpipilian? Kung pwede lang po pumili, di sana may napili akong maganda-ganda. Kaya lang kung tutusin, sa pagpipili, yun ang maayos-ayos. Maayos-ayos na po yung sa lagay na yun, na sahig matulog. Dahil yung sinasabi nilang magandang pwesto sana, na tarima o yung may bed, hindi naman po pantay. At sa katulad kong buntis, hindi naman po bra yun. Dahil bukod sa mainit, wala naman akong electric fan. Nasa gitna. Di hindi naman po talaga favorable yun para sa akin. Kaya mas may nabuti ka nung sa sahig. Kaya lang di, no choice kasi yun na, wala nang ibang pagpipilian. Ma'am, ano po ang depensa nyo dun sa sinasabi na kayo yung papalit dun sa pwesto ng tatay nyo na? Kung tutusin po, hindi po talaga ako sanay humarap sa maraming taon at magsalita lalo na. I-check nyo po ang background ko mula elementary, napaka-low profile ko sa eskwelahan. Mula elementary, bahay, school lang ang aking pinupuntahan. Tapos gagawin, sasabihin nila tagapagsalita. Kung nagawa yun ng tatay ko yun. Hindi ang tatay ko ay hindi ako. Magkaiba kami. Nagkataon lang na anak niya ako. Last two questions na lang po. Last two questions po. Kaya hindi ko rin kasalanan kung maging anak ako niya. At hindi rin kasalanan ng anak ko kung maging apo siya ng tatay ko. Hindi namin kasalanan yun na magiging kamukha niya.